Hi guys! So, meron tayo ngayong sit-down video about sa, para to sa lahat ng mga kabataan. Kung feeling mo na yung magulang mo, no, feeling mo ay hinihigpitan ka. Bakit nga ba hinihigpitan ng mga magulang ang kanilang mga anak? Di, actually, ako talaga, nanggaling ako sa parents na mahigpit. Yung tipong 6 o'clock, dapat nasa bahay ka na, hindi ka pwedeng maglalakwatsa unless studies yung iyong pupuntahan. Minsan nga, kahit nga studies eh, hindi ako pinapayagan. Tapos, yung friends ko, hindi ako pwedeng makipag-sleepover sa kanila. Sila, or pumunta ako dun sa mga bahay nila ng matagal na oras, hindi pwede yun. So, in adjustment, ang adjustment naman sa akin, ay sa kanila, minsan sila naman yung pumupunta sa bahay namin. Ako rin naman galing sa mahigpit dan na magulang. Actually, nakauwi lang ako ng gabi nung nagtatrabaho na ako. Yun lang. Doon lang ako nagsimulang makauwi ng gabi, nagtatrabaho na ako. Siguro isang beses, piniyagan ako sumaya sa JS Prom. Yun lang, once lang. Pero bukod doon, wala na akong matandaan na pinayagan akong makauwi ng gabi bukod sa isang best ng JS Prom tapos nung nagtatrabaho na ako. Ako, minsan, syempre, hindi natin maiiwasan na umuwi tayo ng gabi nung college tayo, di ba? Pero, umuwi ako ng gabi, dun sa labas naman ng university ko, kung saan ako nag-aaral, nandun sila, inaantay nila ako kasi hatid sundo, ganun. Ang ginagawa nila sa akin. Sinusundo talaga nila ako doon sa university. Minsan sasabihin, nandiyan na yung papa mo, labas ka na, parang ganon. And nung mag-asawa na tayo, no, first time din na gabi na kami umalis, nag-mall kami, tapos gabi na rin kami syempre naka-uwi, pag-asawa na kami noon na, hindi ako masyadong sanay na gabi ako umuwi. Hindi talaga. First time ko din niya naggumala, lumabas para gumala ng gabi. Oo. Kasi hindi aga ako nakaka-lumalabas. Hindi ko rin na-tripan na gumala. Oo. Party sa kabataan. Doon, di ba? Ayaw mo lang ganun, gusto nyo lang ganito. Hindi rin ako nagpa-party-party nung mga kabataan days ko. Pero lahat ng yon hindi ko pinagsisihan. Actually, nung pinasal kami, sabi ko nga sa kanya, napakaswerte ko pala. Bakit ganun yung magulang ko? Kabataan days niya kasi matanda na siya. So, bakit ka nga ba hinihigpitan? Actually, hindi ka nila hinihigpitan. Ikaw ay inaalagaan at iniingatan nila. Kaya huwag mong iisipin na ikaw ay hinihigpitan nila. Pero, totoo, nung ako rin ay teenager, feeling ko na napakahigpit naman ang mga magulang ko. Pero, tinitigdan ko yung paghihigpit nila in a positive way. Tama nga naman na hinihigpitan nila ako, at least hindi ako napariwara. Yun yung nakita ko talaga. Detong nag-asawa na ako, buti hinigpitan nila ako na huwag akong magjowa-jowa o lumandilande habang ako ay nag-teenager pa ako o kaya naman ay nag-aaral pa ako. Ano insight mo doon? Sa akin naman kasi, hindi ka hinihigpitan, parang ikaw ay nais nilang mapabuti. Kasi kung hindi nila gagawin iyon, baka kung ano-ano lang gagawin mo. Tama. Mahirap. At lagi mong iisipin na walang magulang na gustong mapahamak yung kanilang anak. Biruin mo, 9 months ka, nasa tiyan ng magulang ng nanay mo. Sa palagay mo ba, di ba? Yung life niya, risky noong mga panahon na nasa tiyan ka niya, lalo na nung mga nganak na siya, sa palagay mo ba sa isang iglap lang gusto ka niyang mapahamak? Syempre hindi. Karugtong nila ang iyong, kaya huwag mong isipin na hinihigpitan ka nila, yun ay dahil ayaw ka lang nilang mapahamak. Sige. Kadalasan, gusto ng mga kabataan,
gusto nila maging malaya. Bakit ba nila gustong malaya? Sa inyo, bakit nyo ba gusto maging malaya? Gusto nyong mag party-party, uminom, kung ano-ano man. Gusto nyong mag-beach, mag-two-piece, or kung mag-sabay, mag-two-piece sa lalaki naman, gustong mag-garilo, mag-smoke, etc. Kung ano man mangyari. Actually, yung mga gusto yung mga ano, is nakakatulong talaga siya para sa growth ng isang tao. Pero, ang problema kasi doon, kaya mo bang panindigan yung mga consequence ng mga bagay na iyon? Kasi ang problema rin kasi kapag ikaw ay teenager, gusto mong masubukan lahat. Diba? Gusto mong masubukan lahat. Very adventurous ka. Wala kang pake. Oo, wala kang pake. Tsaka wala kang hold. Hindi ka nag-hold. Gusto mo lagi go lang ng go. So, ang tanong naman namin sa'yo, sa lahat ng gagawin mo na go ka lang ng go, alam mo na meron lagi yang idudulot sa'yo. O merong resulta, may bunga na maidudulot sa'yo. Kung yun ay ginawa mo, sa palagay mo ba maganda ang maidudulot na sa'yo? Kung maganda ang maidudulot na sa'yo at hindi ka mahihirapan o hindi ka mapeperwisyo, go! Pero kung sa palagay mo ay mapeperwisyo ka, syempre, wag mo nang itry. Wala naman tao na gustong mahirapan siya. O halimbawa, gusto mong party-party, syempre sa party may inuman, malalasing ka, gusto mong magmaneho, meron kang motor, gusto mong magmaneho, lasing ka, nabangga ka, sino ang tutulong sa'yo? Sarili diba? Mo lang ba? Sarili mo ba? Kaya mo bang, pag nabali ba yung butong sa paa, kaya mong tumayo, ipagamot ang sarili mo? Tama. Diba? Yun ang iniiwasan ng mga magulang. Tama. Lagi mong iisipin na yung mga ginagawa mo ay pwedeng merong maging masamang epekto para sa'yo. At yun ang ayaw na mangyari ng nanay o ng tatay mo. Kaya mo na bang tumayo sa sarili mong paa? Na hindi ka tutulungan ng mga magulang mo kung sakaling merong masamang mangyari sa'yo? Katulad ng iba sinasabi nila, gustong matuto sa sariling pagkakamali. Yes, wala namang problema yun. Maganda yun, matuto sa sariling pagkakamali. Pero ang tanong ko sa'yo, ginawa mo yan, pagkakamali mo, kaya mo bang panindigan yan? Halimbawa, ikaw ay nag-boyfriend para sa babae, nag-girlfriend para sa lalaki, so naging intimate ang relationship ninyo, nabuntis ang babae, kaya mo bang pakainin yung bata? Siyempre, kanina ko tutulong. Kanina kanina tulong. Sa parent mo pa rin. Tapos sabihin mo ngayon, kasi gusto kong matuto sa sarili kong pagkakamali. Pagkakamali ba yun? Hindi pagkakamali, choice mo yun. So ano yun? In short, hindi mo pa kayang gawin ang, hindi mo pa kayang panindigan ang sarili mo. Katulad sa akin, bilang isang teacher, kapag may humingi sa akin ng payo ng isang estudyante, ang sinasabi ko sa kanila, kaya maingay yung mga bata, sinasabi ko sa kanila, hanggat hindi nyo pa kayang tumayo, panindigan ang sarili ninyo, sumunod kayo. Tama. Kasi ang pagsunod nyo, yun ang magbibigay sa inyo ng lakas para magawa o tumayo sa sarili nyo pa. Papunta ka pa lang, pabalik na sila, yun yung lagi mong yun ang lagi mong tatandaan. So, yan. Totoo yung sinasabi nila, napapunta ka pa lang, pabalik na sila. Kasi nanggaling nga sila dyan. At ikaw ay ayaw nilang mapahamak. Kasi malay mo, nangyari dun sa past nila. Ganun yung nangyari sa kanila. Kaya ayaw nila na ganun din ang mangyari sa'yo. Kumbaga, ina-align nila yung iyong path sa tama. Saka diba merong kasabihan, learn from the past. Hindi naman kailangan necessary na your past. Pwede naman past ng ibang tao. O past ng magulang mo para maintindihan mo kung ano nangyari sa kanila at hindi mo na ulitin. Tama. Kaya nga tinuturo sa'yo para hindi mo na ulitin. Tama. Huwag kang magmamadali ah. Baka ikaw ay madapa. Maraming kabataan ngayon na nagmamadali. Kagaya lang ang sinabi ni Sir. Yung mga kabataan na maagang nagkaroon ng kanilang anak, di ba? At makikita mo talaga sa kanila na merong iba na sinasabi na okay lang, meron din at marami sa kanila ang nagsasabi na mahirap po pala. Kasi kung hindi ka naman nagmadali sa ganyan na sitwasyon ng iyong buhay,
baka meron pang mas maganda nangyari sa'yo. Malay mo, naging engineer ka. Lahat ng yan, malalaman mo kung tama sila kapag ikaw ay tumanda. Gaya ng sinabi ko sa'yo, dati, ganyan din ako. Sana hindi na lang ganyan si Papa. Sana hinahayaan na lang niya ako. Sana may tiwala siya sa akin. Kung hindi naman sila nagtitiwala sa'yo, mayroong dahilan yun eh. Tandaan nyo, trust begets trust. Ibig sabihin ko, nagtiwala kayo, kung pinakita nyo dapat kayo pagkakatiwalaan, pagkakatiwalaan kayo. Tama. Kung pinakita nyo hindi kayo dapat pagkatiwalaan, hindi talaga kayo pagkakatiwalaan. Hmm. So, huwag nyong sisirain ang yung tiwala ng magulang ninyo. Tama. Kasi kung sabi nyo wala namang tiwala sa akin, anong dahilan ba't walang tiwala sa'yo? Diba? Ngayon talaga, eto, hindi naman ako ganun katanda, pero nung tumanda ako, nakita ko talaga na maganda, na mahigpit din pala ang mga magulang. Kasi at least hindi kami napariwara ni sir, di ba? Hindi kami napunta sa mga hindi magagandang bagay. Yun na lang yung lagi mong isipin. Lahat ng paghihigpit, lahat ng hindi mo na experience nung ikaw ay kabataan, okay lang yan. Katulad ngayon, di ba sabi nyo, gustong ma-experience na hindi na tinitignan kung anong oras kung dapat na ba umuwi. Pwede naman. Lalo kapag kaya mo na. Kapag may sarili ka ng kakayanan, may trabaho ka, you can do whatever you want. Tama. Halimbawa, gusto mong pumunta ng beach o kaya mag-night party, if you are in the right age, may kakayahan ka, why not, di ba? Tama. So, ganun yun. Kung gusto niyo maging bukas ang kaisipan ng mga magulang ninyo, dapat kayo din maging bukas ang kaisipan. Tsaka alam nyo ba na masarap din nakasama mo yung mga magulang mo doing those things? Masarap yun sa pakiramdam na kasama mo sila. Ooh. Kasi we never know kung hanggang saan sa lang sila. Mas masaya na gumawa ka ng memories, hindi lang ikaw sa sarili mo, kundi kasama mo ang memories na kasama yung mga magulang mo. Yes. Diba? That's very nice. Yung sinasabi niyo sa kaibigan lang nakakanantuwa. Tama naman yung pero mas masaya pa rin kapag kasama mo pamilya. Kasi kahit anong mangyari, pamilya mo, hindi ka nila iiwanan. Kaya mas magandang kasama mo talaga sila sa lahat ng memories na pwede mong gawin. Sa dulo, magpapasalamat ka talaga na hinigpitan ka nila. Akala nyo ba kasi ganun kadali ang buhay? Hindi madali ang buhay. Gaya nga sabi ko kanina, sumunod ka habang ikaw ay nasa poder ng magulang. Tama. Kasi kapag ikaw lumalis na dyan, wala nang pipigil sa'yo kung ano mang gusto mong gawin. Kung bumagsak ka, wala kang masisisi kundi sarili mo. At yung pamilya nyo, yun yung nagsisilbing training ground mo. Kumbaga, kung ikaw para sa ibon, gusto mong maging malaya, pero bago kang malaya, matuto ka munang pumagaspas ng pakpak mo bago ka lumipad. Kasi kung bibiglain mo sarili mo, bigla kang lipad nang hindi ka pa pumagaspas, siguradong babagsak ka. Tama. Ngayon to lang yan. Si nanay mo, si tatay mo, sila yung mga inahin, yung mga sa ibon. Ikaw, parang ikaw yung inakay. Ikaw yung ibon na unti-unting tinuturuan kung paano ba lumipad para hindi ka lumagpak sa lupa. Okay? So, sana nagustuhan ninyo kung ano yung mga sinabi namin and huwag nyo nang iisipin na hinihigpitan nila kayo. At maging bukas ang pag-iisip sa inyong mga magulang kasi sila ang gabay ninyo sa inyong landasin. At sana magkaroon na rin kami ng baby. Yeah. 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 1, 2, 3. Please give us a like and subscribe para updated ka sa mga videos namin.